kapan kung pamananamin taron nito para hindi nang gabay nyo aming gagampan ang tasking sa araw na ito. Sana po sa gagawin po namin ng clearing operation, huwag niyo po kami pababayaan, ilayo niyo po kami sa lahat ng kapangangan, naway gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. At mga inuuli po namin, kayo po ang bahalang mimas sa kanilang likat upang kami po ay hindi mapahamak. At gabayan po sila sa lahat po ng aming nasabihin. Nawa po eh, pagbasan niyo po kami na pamumuno ng aming mga epe na nandirito. Gabayan niyo po kami, ganyan din ang aming pamilya na naiyon po sa aming lahat. Kailangan po, kahit ang pinalangin po namin sa inyo, Ama, ang po ay magsabi na. Amen! Oh, sana lang, may isang parolita lang tayo ng pera. Ibigay ko naman sa inyo, ang AMJ namin, si Kerner Roar. Okay, attention number one. Tulong-tulong tayo. Ayaw natin ay Kanawan Batangas sa Katayuban Batangas. Kulang ang tao ng SCOG yung nakakarga. Tulungan na lang natin para mabilis. Kung mga kahoy-kahoy, dito tapat daw ilalagay. Kung yung mga goods yung sa SCOG. Kaluanan. Yes, sir. Nakakarami tayo po sa mga pasok na parang ganyan na pasok natin. Ha? Marami talaga nasasaktan. May nagagamay. Bakit nakuha? Wala tayong magagawa. Mabaho lang yan. Kaya sa sabihin lang matatama. Mabaho lang yan. Ano pang gusto natin? Yung mali, tama natin. Ha? Hirang katira lagi natin. Sumunod kayo. Kung gusto nyo magreklamo, sa taas. Hindi lang. Para short discussion. Hindi lang kayo pinuputa namin. Marami pa. Yung tatlo kong grupo, ito yung Alpha, yung Bravo, nasa Paranaque na yun. Sabi na sa Quezon City. Umiikot lahat. Kaya lang tayo tumutulong lalo sa OBS at sa Asho. Kaya lang tayo nagsumihan sa tumutulong tayo ngayon kasi last day na lang NLD para sa atin ngayon tumulong. So, ang request ko lang, just in case, kung sinabi kanina ni Colonel Rojas, ganun ang gagawin natin. Assistance lang po ang City of Pasig. Hanggat maaari, ang ilalagay lang sa sasakyan ng Pasig City Government o NGU, at least yung waste materials na lang. So, yung mga motorcycle, yung mga valuable item, mga e-bikes, o kung ano yung mga pagkain na yan, mga gamit, mga palinda, lagay natin sa sasakyan nila hanggat kasya. Ayun yan! Yes, sir! Ito kami rin sa San Agustin Street. Ito, mas sinasalob na ng sidewalk. Ito pala ay walang mga permit. Nasalob na nga ng sir eh. Wala naman sa akin. Kaya nga po, kinokorrect natin yung mga kamalian.
ang mali, tama natin. Tama ba, kuya? Ngunit ko po, wala po kayong pwesto rito talaga. Tapos na po, kumasalong, pasuna yung ano nyo rito, permit, pasuna. Tama? Tama, nanggaling sa bunganga mo, pasuna ang ano nyo rito. Yung makukuha nyo, kunin nyo. Yung makukuha nung nakiklinay, kukunin nila, maliwanag. Hindi kami taga-Pasig, kami MMDA. Maliwanag. Babae, usapang Pilipino tayo lahat. Wala kaming makikita na rito dapat bukas. Hindi kayo masusunod. O tango-tango kayo, baka may tango-tango nyo. Agano naman. Ha? Hindi ko po alam. Hindi ko po yan. Kami na MMDA, pinapasok namin ang dapat pasukin. Itapan nyo, lagay nyo sa lugar. Hindi kami kaaway. Lahat to, dapat wala na to lahat bukas. Maliwanag. Kuya! Opo. Unitin ko ha, wala na lahat. Pagbibigyan ko kayo. Basta bukas. Pagputok ng araw, wala to lahat. Kaya ngayon pa lang, maghanap kayo ng magandang pwesto. At doon kayo maghanap buhay. Tanong! Sino magtatanong? Tanong! Wala na! Nakakaintindihan! Basta pagputok ng araw, sir, irerespeto ko yan. Wala na, sir. Correct! Ginagala ko yung decision nyo ngayon, pagbibigyan kayo, pero bukas, pagputok ng araw, o pag tumilaok ang manok, wala to lahat. Maliwanag po yan, ha? Usapan na laki. Salamalaikum. So ito mga kabayan, nasa intersection tayo ng Caroncho Avenue saka nitong San Agustin Street. Yung nakaraan linggo, kung matatandaan nyo, ito yung kiniliring natin eh. Balikan nyo lang yung vlog ko. Dahil talagang na-clear na ito eh. Dito nga pala, sa mga bago dito sa channel ko, pag kinukuha yung mga bike na yan, tutubusin nila sa Ultra sa Pasig, pero walang pera involved, walang bayad. Ano lang, ticket lang. Ibig sabihin, wala kayong babayaran. Yun nga lang, abala lang sa inyo sa pagkuha doon sa Ultra Pasig. Yung mga naman ito, mga dimotor o yung mga kotse, doon yan pupunta sa Tumana, sa Marikina. Yun ang may bayad. Tutubusin nyo roon. Yung may mga kotse o kaya yung mga motor, doon ang dala niyan. Tapos yung mga stalls, sisirain na talaga yon. Dahil pag ibinalik pa yon, ay ibabalik pa rin nila sa kalye. Yun ang katuwiran ng nasyonal. Lalong-lalo na itong MMDA saka ng LGU. Sa ngayon, sa dinadaanan natin, wala masyadong mga kalat. So, sa ngayon, wala. Wala na. Ito yung mga nakaraan na tambak dito yung paninda nila sa sidewalk nito sa San Agustin. Ito, nasa kanto ulit tayo ng Caroncho. Sa isang side naman ng Pasig Market. Dito. Ito. Itong San Agustin Street. Yung sa solid waste na isa ka yan, consider garbage na yan, basura na yan. Ilagay na doon, tala, babahuyan lang. Warahin na yan, Bog, warahin na. Tapon nyo na sa kapila. Ano yan, Lian? Ay, di naman ako naninigin. Oo, tapon na natin yan, ano yan, para may pangkain ka lang. Sige na, Bog. Kawawa naman, wala rin pangkain. Sige. Ito, kanya-kanya na silang talima. Dahil nalaman na nilang dumadating ang clearing operation. Do
Bujater, bujater. Hop. Bidin masuk. Bidin masuk. Sarado ito, pero inner street ito, hindi dapat ito isinasara, dapat ito daanan. Kaya pag may inahabol ang ating mga kapulisan, hindi nila inaabutan. Lalo-lalo na dito nagtatakbuhan yung mga ating mga robbery snatcher, yung mga ating mga mandurukot, dito tumatakbo. Pag naisara yan, hindi nila inahabol. Kaya aalisin natin na maglalagay tayo ng 24 hours na bantay, OPS at Biseo. Maraming salamat, sir. Kung wala pong driver yan na isasakay ko yan, kung gusto niya siya tumana. Ayan na, sandali lang oh, bukas na ano na, tanggal na. Ayan, tanggal na. Hila, sasampan na lang sa truck yan. Ito, magkatabi lang yung gate. Tapos, isang bahay lang ang pagitan. Ito, mayroon na namang gate. Ano ba ito? Welcome Villa Evangelista. Ito, tatanggalin din. Tatanggalin mo ito ba? Ayan. Tanggal na yung gate. Para hindi nasasaraduhan. Pero ito, yung natirang ito, sila na ang tatanggal. So ito, papunta tayo ng Kanyugan at nadaanan itong tolda, tatanggalin. So ngayon, nasa Imes del Pilar kami, barangay Palatiw. Ayan, nadaanan ng truck ng MMDA, itong tolda. Ayan, kasama sa hakot. Lahat ng madadaanan nila ngayon, lahat yan, lahat na nakaharang sa kalsada, dala. Ayan, kahapon, fiesta rito. Hindi lang nila naligpit. Pero pagka national na kasi ang dumaan, mga kabayan, wala nang excuses sa kanila. Basta nadaanan nila, dala. Dapat nailigpit nila kagad. O ayun pa oh, ang dami pala. Ayun, sa kabila pa oh. Hindi siya nadadaanan ng sakit, nagiging one way. Oo, kahapon pa yan eh. Weekdays pa naman ngayon, sa halip na nadadaanan ng sasakyan, ay wala na, hirap na. Kaya lahat ng mga sagabal dito, ayan na nga, tinatanggal na. Ayan, nasa Barangay Santo Tomas na tayo. Pero yung target area natin ng clearing operation ay sa Barangay Kanyugan. So lahat ng mga ito nadadaan na lang at tinitikitan. Yan ang fine niya. Ang fine nga pala pag natitikitan. Sir, magkano po ba yung ticket pag natitikitan? Magkano? Bali, may tao po ito. Kinuha lang ko yung lisensya. Bali, 1,000 po. Ah, 1,000 ang parking. Ang tubos. Oh. Bukod pa sa illegal parking. Illegal parking lang po kasi may tao naman po siya. Hindi naman po ano. Pag yung mga natuto, magkano? Ganon din po yun, sir. 1,000 po yung sa natuto. Ayan, lampas na tayo ng Santo Tomas. Nandito ito na ito sa Barangay Sagad. Ayan, nasa Sirimondo na tayo, papunta ng Barangay Kanyugan. So ayan, nadaan na, no? Talagang dyan nakapark kasi may kadena eh. Ayan, sampa na yan. Saan nga naman pala dadaan yung mga tao kung may nakaharang na, yun, na sidecar? Ito, papunta, papasok na. Ito, nasa Barangay Kanyugan na tayo. Itong kalye ito, nasa kanto ng Sirimondo. Yan o, nasa harap ngayon ng outpost. Kukunin na lahat yan. Kaya, hindi kaya. Kailangan ano, kailangan na may gamit talaga. Ito, ang daming nakapark na motor dito.
Nandito na tayo sa Barangay Kanyugan, mga kabayan, ha? Dito sa De La Paz Street. Baba tayo. Yan, yan. Salamat, sir. Oh. Yan. Yan, no? Inahakot na talaga yung mga nakahamba lang dito, mga yan, yung mga obstruction dito sa kalsada. Yan, dito tayo sa unahan. Ito lahat ito, kung maalala nyo, una kong vlog dito sa Kanyugan, yung Sunny Puensa Untitled, lahat po yan nabigyan na ng notice. Kaya ngayon, papasadahan ngayon ng clearing operation. Kung maalala nyo yung title ko ng vlog ko noon dito sa Barangay Kanyugan, yung warning notice, yan, ito, dinadaan na natin ngayon. Yan, iwanan natin yan at dito naman tayo sa unahan. Ito, itong talipapan na ito. Kung maalala nyo, nabigyan na ito ng notice eh, nung nakaraan. Ayan na. Ayan, na maghahakot niya. Yun, yung mga truck doon sa likod. Ito, itong mga tricycle na ito, ticket na yan. Patilipag natin kung ano, na-warning na natin. Oo. Yan nga, ito nga, ayun nga dito kay Sir Hill, itong Enforcement Division Head. Ayan, kasama ko ito na nagbigay ng warning notice dito sa De La Paz, dito sa buong Barangay Kanyugan. Ito, nabigyan na ng notice dito. Ito na, patir. Pakiimpaklas na ba yan yung bonito? Ayan, wasak na. Nahirap itong truck ng MMDA at medyo may kagipitan itong kalsada. Ayan, iwanan natin yan. Siguradong gipa na yan. Dito tayo sa kabila. Unahan natin itong truck. Ito, kanya-kanya silang ligpit. Ito, nabigyan ito ng notice yung nakaraan. Pero tingnan nyo, tanggal na. Ito yung nasabi ko noon sa inyo nung nakaraang vlog ko na malaking bakbakan. Pero nga, dadaan pa raw sa hearing yan bago bakbakin lahat. Dahil nakapatong lahat sa sidewalk eh. So itong outpost, andito pa rin. Ah, outpost. Yung gate, yung arko. Ito, nabigat yun ng notice nung nakaraan. Hop. Ayan pala, maski madaanan kasi sisirain naman daw pala. Ayan o. Ito, nasa Red Street na tayo. Kapunta tayo ng Barangay Hall. So ito na yung Barangay Hall ng Barangay Kanyugan. Pera mo dito. Ito, ang dami rito. Ako, ang dami obstruction dito. Ayun ang Barangay Hall ng Barangay Kanyugan. So, ito yung location natin ngayon sa Kalinangan Street. Ang dami rito, ang daming obstruction. Ito, nasa harap tayo ng Kanyugan Elementary School. So, ito, ang dami. Ang daming apektado rito.
Sir Jong, ano ba ito? Apektado ba ito? Ano ba yung gagawin dyan? Tinatanong ko po kung na-issue ng notice. Ano, binabanatan na ito. Sa harap ito ng school, ha, ng Kanyugan Elementary School. Maraming tindahan kasi dito. So ito, na-issue na pala ng notice. Tibagin na. Ito, kanya-kanya na silang ligpit. Ayan o, tinapatan na ng truck o. Hawan lahat yan. Hindi na talaga paliligtasin yan. Ayun, tumutulong na yung may-ari mismo. Siya lang ang umuurong ng kanyang bubong para naman maiwasang masira. Pero dapat noon pa nila ginawa yan eh. Tignan natin sa hulihan kung ano. Pinagsabihan na, may nag-advance na rin. Basta ako. Ayun na, ito na. Ito naman manahakot. Ito, itong dinaanan. So, tanggal na yung mga naka-extend na bubong. Marami, huwag kayo tumalima. Wala tayong magagawa. Kailangan lumuwag sa kalsada sa pagandaanan ng mga istudyante yan. Itong bubong naman ito, parang extension. Lagi di pala nakapako. Pwede lang itulak, oh. Kasalanan nila yan, kasalanan. Oh, yan. Inurong lang. Lampas na sa sidewalk. Yun nga lang, wala nang bubong yung kanilang tindahan. So ayan, after na ihawan ito, ang susunod, ito na mga tindahan. Natapos na yung bubong. Ayan, kung mapapansin nyo, hanggang doon, nakapatong sa sidewalk. Yan mga yan. Kaya ng mga susunod na babakbakin pagka bumalik na naman dito yung clearing operation ng MMDA. Sir Bong, anong street ito? Ibahit muna dito, inabisuhan na natin to. Walang nagko-comply, walang nagpupunta sa opisina para makipag-usap. So tatanggalin po natin ngayon lahat dito. Tatanggalin na yan ang MMDA kasi dapat wala yan dito. So andito ngayon tayo sa may bagong ilog pa rin dito sa Colonel Lexie Street. So ito na, gigabay na dahil nabigay ito ng notice eh. Matagal ng panahon, siguro buwan na or mahigit pa. So ito na, naabutan na ng national ang MMDA, kaya gigibay na ito. Ayan na si Colonel, oh. Naku po, ayan na. Ibalaw niyo na po, ma. Huwag niyo ipasok yan dyan dahil dyan din tatamaan niya. Nakapatong talaga, oh. Pagka si Colonel talagang bumaba, wala na. Mahaba pala ito eh. Siguro mga 15 meters ito. Itong tinda. Ito na talaga. Maski nakikiusap sila sa head ng MMDA. Habang nakikiusap sila, bakbak na yung tindahan nila. Ayan, tuloy-tuloy na po ang bakbakan, no? Pinapaklas na talaga lahat. Ayan,
barangay tayo yung so, inuulit ko lang mga kabayan, itong kalyeng ito ay Colonel Lexi, kanto ng 6th Avenue. Yan. Ito, kabilaan pala talaga. Gigibain or babaklasin yung mga nakasabit dito sa kanilang mga paninda. Ay no, sandali lang, bakbak agad. Ito na, talagang dala lahat. Hindi lang pala ito tindahan, meron din palang parang tulugan na nila. Tulugan na nila eh, hindi lang pala tindahan. Tapos, hindi lang tindahan, tulugan, lutuan na rin nila. Ayun o, mga lutuan na nila. Oh. So, kumpleto na itong structure dito sa ibabaw ng bangketa. So pati ito, itong fence dito, tanggal sa pinakakanto ng Colonel Lexi, saka itong Dr. 6th Avenue. Ito siya. So itong tindahan pala talaga nila, exact dito sa sidewalk ko. Pari-pariyo ang design eh. Ito may TV pa oh. Kompleto. Ayun oh. Dito na talaga sila. Saka ito may ref. May ref pa dito. So ito sarado. Sarado itong tindahan na ito. So ito na yung mga laman ng isa sa may-ari ng mga tindahan. So itong laman. Parang pinaka-cabinet yata ito, patungan. Matagal na bakbakan ito. Or baklasan. Hanggang sa dolo. So, ito na. Baklas na sila. Ayan, sandali na, bakbak na oh. Ito, pakinggan natin itong action na line, operation head. Kami ng notice, hindi kayo nagpunta para na ipaliwanag nyo, nabigyan namin ng certification sa MMDA na ito po ay kasama sa building, pero ito po ay hindi kayo nagpunta. Nandun ako, hindi, asan yung staff mo? Yung babaeng mataba po. Binigyan ko siya ng notice, sir, ang haba ng panahon na binigay ko, 7 days. Pag ilang araw na ngayon siya, pag isang buwan na kami nag-operation. Ayan po yung staff ko, tanongin nyo kung kailan niya nagbigay. Ikaw, bibigyan ko kayo ng certification kung talagang gagawa kayo ng building permit, property nyo yan, kumuha kayo ng tamang permit, renovation, wala ko tayo pag-usap. Ano iyakan? O siya, hindi po ako sumisino, malakas ng boses ko, ha? Thank you po, maraming salamat po, maraming salamat. So yun, narinig natin ang usapan. So after ng usapan, ito na oh. Ang bilis. So, simula ng binakbak ito, siguro nasa 15 minutes pa lang tayo. Ayan, wasak na. At mayroon din tayong kasama ang tagawalis after ng baklasan dito sa mga binibigibang mga structure na ito. Pagbalik ng mga tao natin sa Lunes o sa Martes, kami po ang magtatanggal yan. Kung ano man yung makuha ng MMDA, wala na po sila ipabalik sa inyo. Ha? Maliwanag ha? Voluntary po. Sabad niyo lang po.
wala akong problema. Sa next week pa naman sila mag-o-operate. O, pagdating nila dyan, hindi na nila kayo kakausapin. Sir, kung kukuhain nyo natin yung 3 meters, wala pong matitira dyan. Ha? So, bibigyan ko pa kayo. Sige, hanggang ngayong weekend. Ha? Sila, dalawa, tatlo, tinanggal namin sila, persahan na. Pagkat hindi sila sumusunod, ayan, nandito ang MMDA. Kailan pa tayo susunod pag may na-aksidente? Okay, so bibigyan kayo ng MMDA ng pagkakataon, ng weekend, para po kayo mag-voluntaryo. Ito na, wasak na lahat, oh. Dadaan na lang ito ng isang truck yung na nasa likuran. Hindi talaga iniwanan hanggang hindi giba lahat. Dito kasi mga kabayan, pag nagpapaklasa ng hindi eh, talagang hinahabol nila yung oras. Kaya yan, ay hanggang ngayon, simula kanina, nagpapaklasa na hindi pa rin nila nauubos itong kakotin yung kanilang mga gamit. Ito naman mga gamit na ito, pansamantala mo nang nililipat dito sa mga nagibana para lang mabigyan ng puwang na may magiba itong lugar na ito. Ito na lang kasing dalawang parte ng simbahan na ito ang hindi pa nagigiba. Hindi. Bali tatlo. Ayun pa, oh. Bali tatlong tindahan pa ito. Ayan. Iwanan natin muna pansamantala at pupunta tayo sa ibang lugar na kung saan meron na namang clearing operation. Can you bend Hey, Anna, I'm going to get a little bit of 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 a little bit
nandito tayo ngayon sa Santa Lucia Barangay Hall at mag-aantay tayo kung anong order nitong mga clearing operation head. So andito tayo ngayon sa may Sampaguita Street. Andun yung mga kasama nating operatiba at nakiklearing na. So ito, itong grahe ay nakalabas. Nakalabas na talaga sa sidewalk at meron pa sariling gate. So ito, nakalabas sa mga halaman. So medyo nagahol yung truck natin dahil malaki. So dito na lang ilalagay sa mobile nitong action line. Ito si tatay lumabas na yung may-ari ng mga halaman. Dahil pagka hindi nila na kuha yan, ilalagay lahat dito sa truck. Sa madali salita, pag nakuha nila, kanila. Pag nakuha ng mga operatiba natin, ayan, dyan ang kalalagyan. Ito, may kasama tayong taga-linis agad. Parking unattended, 2,000. So, aabutin dyan ng 3,000 ngayon kung may license, attended, 1,000 lang. 1,000 lang. Pagka... attended po, may attended. License tayo. Pagka walang lisensya... Opo, pag walang lisensya, unattended, 3,000. Ilang violation po? 2 violation, obstruction, tsaka illegal parking, aabutin dyan 3,000. Illegal parking magkano po? Ang illegal parking sa unattended po, 2,000. Obstruction, 1,000. Ah, yun pa po. Sa 3,000. Kaya kung may lisensya... Pag towing po, magkano? Pag towing, sir, meron tayong nakalagay sa mga towing na kung magkano yung rate. Pag 1,500 vehicle above, pataas. Ano yun? 2,500. Ah, 2,500. Pero mababa po, 1,500. 1,500. Maraming salamat, sir. May succeeding po yun, sir. Per kilometer, 200. Ah, okay. Salamat po. Marami palang lumampas sa sidewalk. Ayon sa barangay, nabigyan na lahat ito ng notice. Ito po, pinapaalam namin sa inyo, yung property po nyo, nag-extend po sa sidewalk. So, bibigyan namin kayo hanggang sa Sabado at Linggo para umaalis to. Kung hindi po, patulong ang MMDA, yan po kasama namin, titibagin mo natin. Ang kalsada lang po at bangketa, inaayos po ng MMDA. Ho, salamat po. So ito yung Ortigas Extension at dito tayo papasok sa Countryside Avenue. So ito yung clearing operation area natin. Ito, sundan natin itong truck. Ito, ang dami na kapag dito. Ito. Buwan na. Laking obstruction ito. So, ibig sabihin talaga, dadalihin na ito. So, susunod tayo dito sa may bandang unahan. Kami na lang.
Ang dami rito. So ito, lahat ng mga tricycle dito talagang papaalisin. Okay, bata na, bata na. So ayan na, malinis na. Dito nakaparada lahat ng mga tricycle kanina. Na ayon sa barangay, ito talaga ang terminal nila. At ito tuloy-tuloy nila na talaga mawala na ang mga nagpapak ng mga tricycle dito. So ito, dali ito. Itong tindahan na ito. So yung nakikita nyo na yung kalye na yung sa dolo, sa pinakakanto, yan ang Countryside Avenue. So itong kinakatayuan natin, ito yung First Street. Dito sa First Street ito, gigabayin itong tindahan dito. Saka ito, ang dami sa dolo. Yun, gigabayin yung sa bandang dolo na yun. Ito, grabe. Oo. Laking bakbakan ito. Ano ba ito? Tindahan ba ito o bahay? Parang tindahan yata ito. Ito. Ah, parang tindahan ng mga kainan. Ano ba ito rito? Tingnan nga natin dito. Ano ba ito? Ah, Caltics. Caltics pala. Bukas ito dati. Nakakatagod dito yung Super 8. Ha, hindi ko alam kung ano nangyari at naisara ito. Dati nakakalabas dito yung mga ano nila eh. Kaya lang sinara nila nung nagkaroon daw ng mga illegal vendor dito. So patatanggal nyo ngayon ito, sir? Hindi pa kasi private talaga ito pag-aaral ito ng Super 8. So titingnan natin kung makikipagtulungan tayo, makikipag-ugnayan tayo. Since sa Pasig naman sila, pipilitin natin na makabuksan tong area ito. Malaking bagay din yun sa mga mamimili nila. Ha, ito, pag-imala ito. Pasukurin ito. So ito pala, dating bukas. Ayon dito sa ating clearing operation head ng action line. Oo nga naman, ang laki ng kali sa loob, ang laki ng kalsada, maluwag. So, sinara. Pero ito ngayon ay gigibain. Ito na. Uulan na, oh. Lumulan, oh. Pero tuloy-tuloy pa rin yung work ng ating mga operatiba. Ito, lumakas na ang ulan. Kaya tigil muna yung operation. Hindi lang ito basta ulan. Malakas na ulan, oh. Tingnan nyo. So, andun. Andun yung mga kasama natin ng mga operatiba sa along Countryside Avenue.